Magandang umaga, Brian. Ano ngayon ang ginagawa ng lokal na pamahalaan diyan para paghandaan itong posibleng pagsabog ng bulkang Mayon? Magandang umaga, Sherwin. Nagpalabas na nga ng kanikanilang advisory ang karamihang lokal na pamahalaan dito sa probinsya ng Albay. Kaugnay nga ito sa pagtataas na sa alert level 2 status ng bulkan Mayon dahil pa rin sa abnormalidad na aktibidad nitong bulkan. Sa Kamalig, Albay, amigo, inutusan na ni Mayor Caloy Baldo ang lahat ng nasasakupan nitong barangay sa bayan ng Kamalig na magsagawa ng pre-disaster risk assessment para sa posibleng pagtaas ng panganib dulot ng patuloy na aktibidad ng Bulkan Mayon. Inabisuan din ito ang lahat ng mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC na ikutin ang mga residente nito upang mabigyan ng babala at maayos na komunikasyon kaugnay sa maaaring pagkakaroon ng phreatic eruption at rockfall events. Naka-close monitoring na rin ang Incident Management Team o IMT Kamalig, lalo na sa mga barangay na pinakamalapit sa paanan ng Bulkang Mayon, gaya ng Barangay Tumpa, Suwa, Kirangay, Salugan, Kabangan at Anuling. Pinare-review din ito sa mga nasabing barangay ang kanikanyang contingency plan kaugnay sa posibleng pagsabog ng Bulkan Mayon. Sa siyudad naman ng Legazpi, amigo, naglabas ng advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC kaugnay sa pagbabawal ng mga aktibidad sa paanan ng bulkan gaya ng ATV rides, quarrying at iba pa. Naka-close monitoring din ang CDRRMO sa mga barangay na malapit sa 6-kilometer danger zone ng bulkan gaya ng Barangay Mabinit, Buyuan, Matanag, Bugna at Padang. Inabisuhan rin ito ang mga naninirahan malapit sa mga ilog sa posibleng pagbagsak ng mga naipong lahar sa bunganga ng Bulkan Mayon matapos makaranas ng mga pag-ulan ng probinsya ng Albay nitong mga nakalipas na araw. Samantala, amigo, nagpalabas na rin ng advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng Notice of to Airmen kaugnay sa pagbabawal sa mga piloto na magpalipad ng eroplano sa paligid ng Bulkan Mayon. Ito'y matapos nga na madagdagan ang mga naitatalang rockfall event sa bunganga ng Mayon Volcano. At yan muna latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa inyo, amigo. Brian, meron na bang ibinaba dyan na pagbabawal sa mga turista na magtungo dyan sa malapit sa Bulkang Mayon o dyan sa may paanan ng bulkan kung saan talagang pinupuntahan dyan ng mga turista dahil sa maraming mga activity na ginagawa nila dyan? Yes, ngayon, amigo, ay ipinagbabawal na nga ng ilang mga lokal na pamahalaan ang anumang aktibidad dito sa paligid ng Bulkan Mayon. Particular nga dyan, yung mga pagsasagawaan ng hiking o yung mountain climbing dito sa pagpasok nga dito sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Kaya mahigpit ngayon ang pagbabantay na ginagawa ng mga barangay na nakapaligid dito sa paanan ng Bulkan Mayon para huwag nang pumasok ang mga residente o ang ilang mga turista dito sa mga ipinagbabawal na pasukin ng mga turista dito sa paanan ng Bulkan Mayon, amigo. Kung sakali, Brian, na itong ang Bulkang Mayon pumutok, ano? Nakahanda na rin ba yung mga evacuation center na pupuntahan ng mga residente na lilikas? At gaano ba kalayo yung evacuation center na yan? O saan matatagpuan? Meron na bang inilabas na anunsyo patungkol dyan na, Brian? Alam mo, amigo, kasama nga yan sa ipinalabas na advisory ng mga lokal na pamahalaan, yung tinatawag nilang contingency plan ng bawat barangay. Kasama dyan sa contingency plan, amigo, yung paghahandaan ng mga evacuation center kung sakali nga nalalala pa itong aktibidad ng Bulkan Mayon. Kasama ito sa pinaghahandaan ng mga barangay at ng mga lokal na pamahalaan para doon sa mga posibleng ilikas ng mga residente dahil nga sa abnormalidad na nararanasan natin dito sa Bulkan Mayon. At yan nga ang ating lalakarin ngayon, amigo, at personal natin pupuntahan yung mga paghahanda sa mga evacuation center na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan dito sa Albay, amigo.
Oh, last na lang. Sa Taal Volcano kasi naglalabas ng sulfur dioxide o asupre. Yan ba sa Bulkang Mayon? May inilalabas na rin bang ganun na, Brian? Amigo, ngayon, nandito tayo ngayon personal, ano, sa nakikita mo nga sa aking likuran, yung Bulkan Mayon, at kanina pagdating natin, agad natin na pinagmasdan nito at kinuhanan ng mga video shots. Sa ngayon, amigo, parang bumalik sa dati, ano, nawala yung kanyang inilalabas na usok, at medyo tahimik ngayon itong Bulkan Mayon sa ating pagdating dito sa Albay. At mamaya nga, at aalamin din natin sa PVOX kung ano yung mga updates pa na aktibidad na nangyayari ngayon dito sa Mayon Volcano. Amigo. Okay, keep us updated. Maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.